Eto na, bestie. Sino tingin mo lamang sa draft? Bahala lang sila dyan. mas gusto ko yung draft dito ng ano, ng may link. Mas basic. Ako din. Pero mas maintindi. Ay, ano, bagong lahat, shoutout kay Macy, ah. Si Macy Camille Calaw. Alam mo na, ilang yan. Si ate natin, Macy. Lover girl. Lover girl, oo. Oh. TikTokeris din yan. Ay, oo. Oh, galing sumayaw yan. Ito na, bro. Napakati pa nga si ate Macy, eh. No? Isa sa mga tropa natin siya sa season 1. Ayan. Ito na nga. Prop B. Ang ating game number 2. Pabor din ako sa link pick dito. Kasi yung link Johead, madaling papasukin yung Yishon Shin. Oo. Di makaka basta-basta. Tapos ang ganda ng setup nila, bakit? Yung vacuum, yung Tyrant's Rage, tapos yung talon ni Ling, yung skill, yung ano, Tempest of Blades. Tama. Setup is real dito para sa no connection. Mas better ito. Kasi yung lineup nila kanina, mabagal talaga yung galaw eh. Kumbaga mabagal yung... Hindi siya gaya ng Ling na pasok kung pasok talaga, tapos makaka-in, makaka-out agad. Diba? Yung carry patient game eh. So ngayon, at least sa tempo, papalag na yung no connection. Against tama. May maganda silang firepower dyan. 4-man, tapos yung isa nilang hihiwalay, etong si Tam. Matik yan yung mga ganyang galaw. Mayroon silang a plan B for push strat and 4-man rotation or 4-man death ball na tinatawag. Dapat, kamusta. Galing din sa ano yun, yung 5-man death ball sa ano yun, Chinese strategy yan. Chinese strategy? Sabi mo sa mga? History yan? Oo, search nyo yun, 5-man. Ano, death ball, pero look at that speed, death ball, ang daming pulado, kumabit yung vacuum doon, nagkatakasan pa nga, sobrang init, niluyi doon, muntikan pa, betchi, nagkaanuhan, nagkadikit-dikit, ang problem lang, hindi napalo, kung napalo up ng, kasi biglaan kasi yung vacuum na yun, yung maganda doon sa kanya eh, di ba? Hindi siya kagaya nung Tyrants, nung Petalinks na malalaman mo kung mahihila ka na. Yung hila nun, parang biglang higop, yung ganun eh. Biglang atak, no? Oo, biglang atak eh. Kaya medyo kailangan mo rin mag-ingat sa positioning mo kapag may kalaban kang Luigi. Kasi hindi mo alam kung kailan kahatakin eh. Pero then again, wala namang napatay. So okay pa rin ang infamous PH. Sila pa rin na lumalamang ng 100 dito. Medyo safe yung laruan ng dalawang team dito. Lamang sila sa baba kasi may vision sila sa baba eh. So, ano sila dito? Confident sila pumunta sa taas. Alam nila kung saan manggagaling yung kalaban. Exactly. Ito na, look at that. Dumuelo na naman dito. And nakuha na rin gusto nila si Ramses. And the rest of the Virtus Pro ay umaatras na dito. And inaabol na sila ng team connection. Now, they need to disengage. And kumuha muna ulit ng composure. TI4 po, nilabas ang 500 goal strategy. Lumipat si Ramses. Pero ano, makunat, medyo makunat na yung lineup ng no connection dito. Ganda ng opening ng infamous PH doon. Mas better yung sagot ngayon ng no connection, but it nangyari din to ng game 1 eh. Eto na naman si Fernandez eh. Si Rudy na, eh. EG na daw. Oo nga, EG na si Ramses. EG na ba? Hindi ko si Sumail na wala na eh. Wala na sa OG. Ano ako eh. Ano lang ako eh, bandwagon lang ako eh. OG lang ngayon yung alam ko eh. Anigma. Tsaka Nigma, Nigma! EG na nga ata. Pero by the way, going back, prop. Si Fernandez, nakakuha na naman na solo kill. Ang laki nun. Alam mo naman si Fernandez eh. Isa yun sa mga talagang tulisan na maaari nating matawag. Ayan, Lembo giving a huge vision coming from the side of Homus PH. Sumayaw pa kabilang bakod. Purify being pop. Gusto nilang kunin. Taiga with the Tempest of Blade. And will connect. Janus yun yung pinag-uusapan natin kanina na makakapunta sila ng very easy. Mapapasok ang marksman na si Janus. On to explanation nung kanina. Lembo, yung bello naman si Maki. Hindi pala, joke lang pala. Umunat lang. Yeah, mas madali yung entry ngayon ng no connection. Talo talaga sila sa tempo kanina eh. At least ngayon meron sila mga option ng dashes. Kasi yun lang yung kulang eh. Pag may Cupra ka talaga, gusto mong quick follow up eh. You know, yung after yung ano, after yung Tyrant's Revenge. Mm-hmm. Gusto mo mayroong susunod agad kasi sayang yung knock up. So, yeah, kinukombo siya ng mga pamalayo ang skill.
mga ganun. Feeling ko nga magi-game 3 na eh. Eh, ano sa natin din? Hindi naman. Oh, kaya pa naman. Ang maganda lang dito is for the side of Infamous PH, kilala na lang talaga nila kung kanino manggagaling yung damage. Oo. Which is kay Ling. Now, once natanggal nila sa equation si Taiga, pwede makabalik eh. Look at that. Inuunti ba makakabalik dito? Ay, nakaligtas pa nga. Nakaligtas pa nga. Ang gusto nilang kuha ay DNK going in. They want it very bad. Minagkas na si Kido Dido. Napitas. And look at that. Pumasok sa loob, ejector, plus the unstoppable force dito ni Tiny. Oh, pero makikita ata siya ni Kuya, ano ha, ni Kuya Ramses, ha, Ramses. Ayun, huli na! Lumipad lang, alam mo lang ba? Dinasarap na, may palipad naman, pambilis pumindot. Pindotin? Lipad agad eh. Oo, mabilis. Alam mo, pag lipad niya, purify eh. Suabe. Kaya wala talagang huli. Item check. Very on point then, 5 minutes of the game, wala pa tayo nakikita notable, or meron na pala. Sa ganang ng situation ha, nakapag-calamity reaper pa rin agad, si Fernandez. Dong, parang anong nangyari doon, nag-overstay ata yung no connection sa top eh. Nakapatay sila ng isa, pero nabasag yung baba nila. Tapos, namatay pa si Krami. Okay sana kung napatay din nila yung parsa. So, ibig sabihin sa trade, parang mas lumamang pa sa trade yung Infamous kasi Tore, Space, tapos counter kill. Tama, pero yun na nga, speaking of counter kill, they want Fernandez very bad. Napalitin ka, only a trap. Here comes the rest of the Infamous member. They want Kling as well. One for one exchange, pero that exchange will lead towards sa kanilang core hero. Hindi maganda yun. Ayun na, last insanity. Dito. Disengage muna. Nagkakasunugan 2020. Prop B. Ay, naku! Nasilip! Grabe! Napakagat pa nga si ano, si Baymax dito. Behind the camera, sabi niya, lupit. Parang si Prop B mag-YSS. Ang lupit nung ano, nung silip. Kung basa yung silip niya mala Padre Salvi. Yung ganong silip. Hindi ka kumabugay tubig. Bakit sumilip naman talaga si Padre Salvi ah? Yeah, guys, sa mga hindi nakakaalam eh, kung sino ba si Padre Salvi. Eh nasa anong year ba natin tinitake ang LPL? Fourth year. Ay, ito na, Chief of 4th year, 4 times na sila dito nagka-clash na. Kung 1 ang turtle for the side of no connection. Sumunod pa, the rest of Infamous PH, they want more blood. Tumalon pa, dito, ang kanilang kung another knock-up. Dito, sakto naman, dalawang knock-up ang Infamous PH and they want to disengage. A clean fight, walang na-pick-off ang Infamous, ay man, ang no connection. Men, parang ang nangyari kasi dito, yung no connection, bara lang ng bara. So, wala silang nakukuhang plano, kumbaga wala silang vision, meron lang silang vision. Layman term, kumbaga ang nangyayari, yung Infamous, kunyari nakapatay sila sa baba, titi-titi nila makipag-clash para makapag-push, at ngayon eto, nakapatay no connection, given malakas yung damage nila, pero ang nangyayari, natatalo sila sa buong mapa, sa macro, pero napugang strategy sila. Aromatics. Wala aromatics. Diba yun? Uy, yun naman yung counter go. So, kumounter na naman. Grabe. Ito, very aggressive na naman dito. Hindi na tayo magugulat pag later on lumabas niya si Mushi. Si Mushi. Orange class. Then, ito kasi yung nangyayari. Tignan mo ha. Lamang yung no connection, dalawang kill. Pero yung pera na kalamangan nila, parang hindi ganun kalaki. 2,000 lang. Pwede mabawi ng isang clash. Tama, speaking yung pabawi isang clash. Ayan na, it's only a trap. Pero huli na ang lahat to hold it on. Tempest of Blades, he wants this parsa very bad. Na double kill pa sila. Sila yung napapanish, na instead sila ang mampapanish. Oo nga eh. Hindi kaya nag-overextend. Binibait, actually the bait is good. Bait eh. Parang na-outclass, kumbaga yung nangyayari dito. At Team Infamous, kumbaga Team Infamous, alam nilang pag makikipag-clash sila, dapat may makuha silang something. May makuha silang tore, may makuha silang buff. Sa no connection, parang ano eh, parang
laging at the wrong time, at the wrong place, yung clash na tinitake nila. Oo. Pala ma'am, sa malama, kung makakapush lang side, nag-ipang-us PH dito, pwede silang lumiko sa Lord? Kukuha ba sila? Ay, hindi. Hindi sila kukuha ngayon kasi may retry si Tiger. So, if ever, may ano sila eh. Anong tawag doon? Yung ano? Yung axe na pamutol ng puno. Kaling blade. Ogre up. Ano? Ano ni Bulak? Feeling blade. Feeling blade. Feeling blade. Ayun. Oh, hindi teenager axe. Teenager axe. Eto na, buhay belo na naman. Inaabangan nila ang back dito ni Taiga. Na referee going in. Suwabe ang pagpasok ni Clark pero na-fizzle dito. Ayun! Nag-fizzle pa nga. Sinamahan na baby bouncing ball. Nananakap, tumalumban ng likod si Fernandez at kapal naman dito si Clark, Ernesian Superman Janus as well. 2-man down for the side, make it 3. Oh, 2-for-2. Habang si Taiga may pasama pa nga dito. Suabe si Taiga with that emoji killing 3 members of infamous PA. Patay to! Nung nakapatay yung infamous sa bandang top lane, di ba tinanong mo, ba pwede sila mag-lord? Sabi nila, sabi ng team captain, ba't naman tayo mag-lord in a timing natin yung purple? Di ba? So, tinimingan nila, inabangan nila doon, tapos may isang pwede mag-cut doon sa baba kasi lamang yung no connection sa shove. Unfortunately, sa infamous, na-outplay sila ng no connection kasi in scientific terms, mas mataas talaga yung damage ng no connection eh. Kumbaga, mas maganda yung setup. Kasi may vacuum, may tyrant rage. Ang problema, Bechin, si Rudy Fernandez, alam niya na maglo-lord, wala doon na lahat ng no connection, napigilan pa yung lord. Yun nangyari kung nakuha ng no connection yung lord doon, kung wala si Rudy P, panalo na yun eh. Kaso hindi. Kuwane, alam mo naman si Rudy P kasi yan, kilalang-kilala yung sumusugod nga sa mga abandonadong abandonadong machichoy. Oo, oh, para iligtas yung kailangan niya iligtas na kamag-anak eh. At sarap na Rudy. Oo, ang abandonadong building dyan, which is yung lugar ni Lloyd. Eh, syempre, pinasok niya, handgun lang yung dala niya. Pero abos niya lahat. Oo, pag ang bida may hawak na handgun, pumakbo na kayo kahit naka-machine gun. Bida yan eh. Bida yan, di tatamaan, never. Maya ng alas. Walang ano yan, walang best yan, walang bulletproof best. Ilag lang. Ayan. Ito na nga, ang ilag. Si Ramses, tumatagot tayo, ayun! Tignan mo nga, ito doon ang Zerglings. Nakuha si ano, si Parza. Pumotok, buti na lang. Actually, alam ng no connection na lamang sila sa fight. Kaya ang ginagawa ng infamous dito, hindi nila pinikilit yung fight. Inayaan nila dito na mag-overextend ng no connection. Meanwhile, ayun na nga yung vacuum na tinatawag natin. Patrick, tinatry ang kanyang best moves para makapag-fax out. Pero sabi ni Tiger dito, inapit si Nap, boys. Smack time. Si Tiger. Money and the power. Oh. Luminous Lord, ano ah. Parang manjin. So may skill na si Lord dito. Iba. Maganda. Then sabi kasi na no connection dito. Kunwari lang din natin kaya yung Lord. Pero gagawin natin, hihintayin lang natin Luminous Lord. Kasi may damage yun eh. May damage. Oh, may skill yun. Oh. May skewer yun. Oh. Skewer ni ano. Skewer ni... Sino ba to? Ni Magnus. Ni Magnus, oh. Nung, tignan mo yung item, tinawag na nila si, ano, si Albert Bautista, si Taiga, at saka si, ano, si Krami. Si Albert Bautista na, si Commander Bawang. Pag naupo, mainit. Mainit, oh, dalawa dito. Anti-sustain. Anti-healing. Oh. Deadly moves na to, kami from, no connection. Habang, lumilipo ng, tawag dito ng push ang no connection ginagawa nilang ano
bait etong Lord para mapilitang mag-react. Once na nag-react kasi ang infamous PH dyan, guys. That's the time, temporary nila yung ibang hindi niya. Ayun o, nag-react na dito infamous. Automatic, i-get na. Mine na lang po yung mid. Mid lane, sabi dito ng no connect. Ayun o, pamine na lang. There you go. Ang buwa nila. Ang ganun pa rin. Ang nangyari. Feeling ko, isa game 3, proxy, lugi na sa damage. So, feeling ko, link kasi, link to me. Hindi ka agad, mahihirapan yung ano dyan eh, yung Yi Xionxin eh. Kasi yung ang problema sa Yi Xionxin, kailangan din yan attack speed. Kulang yung attack speed niyan eh. Kulang. Pag ano siya, pag arrow type, pag ano, pag range type, 10 bits eh. Depende pa sa item yon. So makikita natin, ayun na, attack speed. Tignan natin, with the nature. Kaya ba ni Janus Del Prado? Ito si Rudy si Rudy Fernandez. Tita Boy, laban kay ano kay Janus. Alam mo naman si Janus. Okay. Eh ano yan yung umiinom na shampoo eh. Si Janus. Si Janus. Napalabas na ano na one more chance. Kasi pag ano, di ba? Dadalawin niya ako dito pag nagkasakit ako. Oo. Tama, tama. Masakit talaga. Masakit talaga. International star versus local lang, mga kaibigan. Taika versus Rudy Fernandez. Dito mo lang makikita. Hirap na ang infamous PH dito. Pero again, yung no connection, alam kasi nila na lamang sila sa damage. Yung nagiging problema nila, di sila makapag-push agad. Kasi may parsa din silang kalaban. So naubos din kaagad yung minions nila. Pero kapag napamalinang pasok, napamalinang depensa ang infamous PH, pwedeng matapos na ang laban. Tatapusin na ng no connection. Siguro sa ganitong position muna ng no connection is they'll wait for the next turn. Feeling ko yung ganyang positioning nila. Okay. Hindi sila nagiging ganun ka-agresibo. Mine-maintain lang nila yung map control, which is shoving the lanes. Paghatid, aalis muna, then susunod na next batch, i-clear lang ulit, then aalis. No pick-off para sa no connection up until lumabas ang next Lord. Now, ang dapat gawin dito ng infamous PH, i-utilize nila si ano, tawag dito, itong mga traps, kung saan manggagaling. Kasi pagka naghiwa-hiwalay, automatic eh, nagsishove ka ng lanes, ibig sabihin niya magkakahiwalay kayo. Dapat yung trap dito ni Lembot, eh nakakapagbigay sa kanilang vision kung sino may hiwalay. Speaking of hiwalay, ayun na, niligtas na dito ni Krami ang tropa niya. Nako, eto na nga, si Clark Colado, Mountain Shaman coming in, that is ultimate coming in from Fernandez. Hirap pa din pumasok ang ano connection, Trophy. Tama ka nga. Magkaka-delayhan ang laban natin dito. Tagilid ang Oy, naku, binakti umay! Muntikan pa nga! Muntikan lang. Kung kung baga inali, oh. Tapos binali, hindi sumutuloy. Ibig sa dakta. Jumawi. Jumawi boy! Jumawi boy! Kinapos. Eto na. Here comes the Lord. The upper hand. Kasi open ang map dito ng infamous PH. They have the retry as well for the no connection. So automatically, yung tawag dito yung mga materials o yung ingredients na kailangan kumuha ng Lord eh nasa no connection sa ganitong situation. Ang kailangan nila dito eh puwersahin na mag-react ang buong infamous PH. They need to get this Lord. May nangyayari at ang TP dito galing kay Louis. Ayun na, rumes po na itong the rest of the team. Alam na nila ang Jagger dito din yun. The position. Ayan na! Fernandez! Ang wakawang! For the win! Here comes the clash! Never to spam! Happy immortality dito! Si Patrick ay Starfish! Si Clark! Pwedeng pulato! Janus will fall! Kapalit naman si member ng infamous double kill pa! Si Maki! Nakikibaka! Si kinabot pa! Si Fernando! P. Walang mana. Ikitiyan sa mukha. Lumapos pa nga. Pwede pa naman daw pumalag dito for the three members against two dito ng side ng infamous PH and pin down, four man down for the side of infamous. But these are mega minions ha. Mega minions to prop ha. So hindi ko basta-basta makakapag-push ka agad. Medyo makunat. Pero apat sila dito. Pwede nila tapusin. Lembo trying to defend this. Tapos no connection. Hindi sila ka mag-tiki sa taas. Mahirap to. Mega minions to eh. Hindi pa kaya. Tignan mo kayo, tako mabubu... Ayun, nabukas! Kumantay si Kulas! Diba? Maganda, maganda yung call doon ng side ng infamous PH na i-call yung ganung laban. Talagang do or die eh, that time eh. And hindi kaya itumbaga ni Taiga. Tignan mo,
Ang tagal bago niya natumbas. Pero that exchange of tower, lamang ang ano, lamang ang no connection kasi gitna yung nakuha nila eh. Oo nga. Kaya kulang ang drill, kulang ang grills ni Taiga. Mm-hmm. Para sa damage output. Clutch yun yung pagkakuha ng Lord. Pero undoubtedly kasi lamang talaga sa damage yung no connection. Tumatawag daw si Ginong Valdez din. Tumatawag na naman. Oo. Oh. Eh, titignan natin kung sasagutin ba natin to. Oo. Mainit eh, mainit to eh. Nakakakuha ng momentum yung infamous PH. Ang pinakaano dito, pahaba ng pasensya sa tingin ko. Hindi pwede na magkamali. Sa ganito dito, speak to pagkakamali. Bakit ka humiwalay? Yun na, Pop ang Kupa, Pop Immortality, the main man for the front line, eh wala. At may question mark pa. Mainit si ano? Ang mainit si Rudy. Oo, si Rudy. Si Rudy ng Andes, grabe. Putang tuda to the boy, tandaan mo. Iba si the boy, laban kong laban. Pa-question mark eh. Kung baga sa tingin, anong nagawa mo? Sa lahat ng kung baga mas grabe pa yun sa pag-pump ni Lebron eh. Grabe pa yun sa pag-ano ni Harden eh. Sa pag-luto ni Harden eh. Pag ikaw ko yung question mark, ibang level na yun kung baga yun yung super saiyan na trash talk. Tama na. Kine-question na yung buong ano mo. Buong ambag mo. Sa industriya. Kung baga, ba't nandito ka pa? Hindi mo makala si Rudy Fernandez. Oh, you don't do that to me. Oh, man. The boy. Grabe yung question mark, no? Iba alam mo, ito ang ano dyan, siyempre, mas mainit ngayon ano ako, question mark ka, pari ah. Oo. Mas iinit sila ngayon kay Rudy P. Kay Rudy P. Oo. Ikaw, Rudy, kumbaga nakatarget na si Rudy P, hindi pa tapos, pero kung nag-question mark eh. Yun yung mahirap kapag ano eh, pag hindi pa tapos, question mark ka na eh, no? Oo. Ano din yan eh, mainit, ibig sabihin. Ubusan lahi yun, pagkaganon. Bitaw ng bitaw sa laro. Kumbaga sa action, kumbaga nilagyan mo ng ano eh. Tinapat mo yung ano eh, yung baril sa bunganga mo eh. Oo, oh, ayo. Yan, tama. Parang ganun yung nangyari. Pataglit, hindi yung pataglit. Tumagalit na infamous PH, ang ganda ng knockout na yan. Pero hindi yata sumakto ang kanyang pagpitas, lembot, nanlalambot dito. Walang makuha. With the pop immortality, sinasunan sa nagsuntam. Ang Fernandez P. Look at that. Bawal ka nang mamatay. Look at that. Mainit si Kito dito. Sabi niya ako, kanina mo pa ako, kinukulit ha. Sige. Bigyan. There you go. Capitas. Pop immortality. The boy. Question mark. The question mark. Ipinalik. Sinagat at natanungan. Bakit ka nag-question mark? Huwag mo kung anong questionin. Malupit sa isang question mark, double question mark. Oh, dinalawa na do. Dinalawa. Alam mo pag nakabawi sila dito, dapat lang sagot niya tatlong question mark na. Oo. Mukhang grabe. Bakit mo naman inaanalawang to? Ibang klase nagkakainin ng bad blood eh, no? Oo. Bad blood is really. Kasama sa laro eh, nagkakasaikuan eh. Pero 10 seconds, ang pinakamatagal na 10 seconds ng kanyang buhay, nailagay na para kay The Boy. Pag ito si Fernandez, nakabawi dito, feeling ko hindi lang tatlong question mark ang buhos. Kumbaga na-inspire siya dun sa dalawang question mark eh. Oo. Ito na yun eh, net mai eh. Ito na, this might be the final clash for this game number 2. Bumibuelo na naman si Maki. Maikibaka ba? They're trying to force kill this Lord right in front of the base. Mainit agad si Taiga. Sabi yung pisa na kagad natin dito. Walang starter. Dugo ka na agad. Nakitas na dito si Clark. Dugoan na dito. The rest, double kill pangate. One and this one, very bad. And the game number 2 goes for side of no connection.